So before mag-ECQ, I was really out of shape. Masyado akong busy sa aking pagko-coach sa basketball. At the same time, nag-edit din ako ng mga videos ko, mga YouTube, saka meron din akong mga sidelines sa mga clients ko. So, I have no time on working out myself sa aking progress. Usually kasi, sanay ako dati na parati ako nag-workout, parati akong fit noong time na yun eh. But because of sa mga ginagawa ko, medyo na out of shape yung katawan ko. Mapayat ako, wala akong kamasil-masil sa katawan. Tapos pag kumain ako, madali rin ako tumataba. So yung nagkaroon na ng lockdown, nagkaroon ng ECQ dito sa ating bansa, hindi na masyado nakalabas. So that's the time when I started to be fit again. Inisip ko na naghanap muna ako ng inspiration sa internet. Ano ba yung mga dapat ko pinapanood? So ginawa ko, nanonood ako ng mga videos about fitness and videos about skills. Tapos ginagawa ko rin siya sa bahay. Trainer. Since I'm a trainer, nag-build ako ng sarili kong program, sarili kong diet na naayon sa sarili ko. And someday after this lockdown, ito rin yung magiging magiging program ko sa sarili ko para ma-maintain ko. So ginawa ko, every day I work out. Nagkaroon ako, most of my drills are more on skills, mga basketball, mga dribbling. Kasi wala naman basketball court, hindi ako makalaro ng basketball. So mostly dribbling. At the same time, nilalagyan ko ng mga core drills sa katawan, nagpo-push-ups din ako, more on body weights. But I have one dumbbell to work on. So yun yung talagang ginagawa ko araw-araw. Pero hindi lang yun, na-control ko rin yung diet. So ang ginawa ko sa diet ko, kinutdown ko na yung mga potato chips, kinutdown ko na yung mga unhealthy foods, more on fruits, vegetables, saka protein foods ang kinakain ko everyday. Usually kasi pag marami akong trabaho, kunyari marami akong mga students na tinuturuan sa basketball, meron din ako mga sideline na work. It results to insomnia. Hindi ako masyadong makatulog pag gabi. Nahihirapan ako matulog. Kinukulang ako sa tulog. Usually mga nangyari dyan, mga 4 hours na lang instead of 6 to 8 hours. Pero when I start to work out on myself every day, nawala na yung insomnia ko, nakakatulog na ako ng maayos. Nagkakaroon ako ng 8 hours sleep, 6 hours sleep. Kasi dito sa, alam natin na may pandemic, and I chose to be positive. I chose to work out kung ano man yung kulang sa sarili ko. Sa basketball, winner-out ko rin yung mga skills ko, winner-out ko rin yung mga weak hand ko. Tapos, na-addict rin ako sa pag-workout. Nag-join din ako ng mga Facebook groups sa mga about bodybuilding, and na-inspire din ako sa post ng mga iba doon, and pinag-aralan ko rin talaga. Kahit tapos na yung ECQ, GCQ na, medyo nakaluwag na ng konti. And kahit matapos na yung GCQ at mawala na yung pandemic natin, bumalik na tayo sa normal, iko-continue pa rin tong ginagawa ko everyday na workout. And this is part of my lifestyle now. And tuloy-tuloy na to. Kahit man mabisi ako, gagawan ko ng paraan na makapag-exercise ako at ma-inspire ko kayo mga viewers at mga estudyante ko, ma-inspire ko. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video ngayon, and maging tuloy-tuloy na rin kayo sa pag-insayo nyo, maging committed rin kayo sa sarili nyo. Right? Little flash, hype it up.